sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Camarites TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Sa pangalawang pagkakataon, nagsalita po si BBM taliwas sa kanyang presidential instant si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Kailan ba yung una? Well, yung una po, nung nagsisimula na yung impeachment laban kay Inday Sara. O, nagsalita si PBBM, huwag niyong impeach si Sara, hindi karapat-dapat at hindi dapat ma-impeach si Inday Sara. Ngayon naman po, itong bribery initiative, yung pag-aamenda ng saligang batas sa pamamagitan po ng pag-amenda ng provision ng saligang batas sa Constituent Assembly na magkakaroon ng joint voting na mawalan ng boses ang mga senador. Kasi kapag separate voting po, gaya ng pag-asa sa batas, syempre, yung 24 magbubutuhan kung anong majority yun ang boto ng Senado at yung Kongreso naman, yung 318 magbubutuhan kung ano yung boto ng mayorya sa 318 ng mga mambabata sa mababang kapulungan, yun ang desisyon. Abay, ang gusto nila, yung pag-amenda ng Constitution, at tingin ko marami silang amendahan kasama na yung pagbubuwag sa Senado at pagiging parliamentarian, eh walang boses ang Senado kasi alam nila, hindi naman papayag ang Senado na buwagin ng kanilang mga sarili. So, nagsalita ang PBBM. Masyadong divisive. Masyadong maghahati-hati sa taong bayan, unang-una. Pangalawa, siya ay naging senador din. Hindi siya papayag na mabuwag ang Senado dahil nung minsan siya ay naging senador din. O, kaya ang sabi niya, Senado, kayo na ang gumawa ng mga proposals para maamidahan yung mga economic provisions. At ang pagkakaintindi ko kay Senate President Zubiri, baka nga hindi na kinakailangan ng pag-amenda ng saligang batas. Baka ordinaryong batas, eh po pwede na yan. Dahil tingnan nyo naman, no, yung Public Service Act natin na amendahan at yung telecoms na dati bawal ang mga dayuhan, mamuhunan, ay po pwede na. So sa pangalawang pagkakataon, nagsalita ang BBM na pigil ang kagustuhan ng presidential insan, si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ano ibig sabihin yan? Eh po pwede naman pala magsalita ang presidente laban sa insan. Bakit hindi pa ginawa mas maaga? Ang problema, tama naman si presidente. Masyadong divisive, masyadong nagiging hiwa-hiwalay tayo dito sa proposal ng bribery initiative. Sana nagsisimula pa lang, hinipit in the bud na, nagsalita na siya na itigil yan, at walang kwenta yan, dahil ako'y naging senador din. Hindi ako papayag na mabuwag ang Senado. Gaya ng ginawa niya doon sa impeachment complaint, na alam ko naman isusulong talaga yun ng kamera dahil galit na galit ang speaker Romualdez, no, dun sa parang pangalawang pagkakataon na ininsulto siya. Una, yung tapagtawag sa tambaluslos. Yung pangalawa, yung inisnab siya nung dumating si presidente galing sa Apex America. Kitang-kita na lahat na isnab siya. Although ako naman, sinasabi ko at sasabihin ko naman kay BP Sarayan, sana wag na ganun para hindi na lumaki yung mga petty na mga galit na ganyan. Kita mo yung petty na ganyan, kamuntik na siyang ma-impeach. At saka yung mga petty galit na yan, yung nagsimula naman yan, yung tambaluslos, eh, kaya tuloy tinanggalan siya ng confidential funds. Pero ngayon alam natin, pwede naman pala magsalita ang presidente. Ang tanong, gagawin kaya uli yan ni PBBM? At siyempre, ano naman ang implikasyon niyan sa liderato ni Speaker Martin Romualdez sa Kamara? Well, unang-una, hindi naman sikreto siguro na siya'y hinalal na speaker dahil siya'y presidential insan. Hello? Hindi naman siguro dahil yan sa kanyang karanasan bilang mambabatas, no? Yan po talaga ay dahil siya ang napili ng presidente. Sa kasaysayan naman po ng Pilipinas, pagdating sa House Speaker, talaga naman pong presidente ang nasusunod dyan. At siyempre, sino pa pagkakatiwala ng presidente kundi kanyang presidential insan na kasama niyang lumaki. So, ano ngayon ang iisipin ng mga kongresista na sa pangalawang pagkakataon, parang binaliwala ng presidente ang ninanais ni Speaker Romualdez? Ako talaga, kung hindi siya nagsalita na itigil ang impeachment kaya Inday Sara, alam ko itutuloy ni Speaker. At kung hindi talaga sinabi ni presidente itigil yung pirma initiative na yan, itutuloy pa rin nila yan. So anong nasa isipan ngayon ng mga mambabatas? Habay, baka hindi sapat ng presidential insan si Speaker Romualdez. Baka maski siya ay presidential pinsan, kapag nalaman ng presidente na magkakagulo dahil sa mga inisyatibo ni House Speaker, hindi siya susuportahan ng presidente. Ano ibig sabihin yun? Baka isipin nila, teka. Baka hindi totoo na dapat ko siyang suportahan bilang speaker dahil may suporta siya ng presidente. Dahil ngayon, nakita natin sa pangalawang pagkakataon, gustong-gusto niyang gawin itong pirma, yung bribery initiative,
tinutulan ng ating presidente. So ang papasok sa isipan nila, baka naman si presidente eh merong ibang kailangan ng speaker bukod dun sa kanyang presidential insan. Dahil dalawang beses niya binaliktad ang kagustuhan ng kanyang presidential insan. Isang version yan. Baka mag-isip sila na baka naman may iba pang mga kongresista ang pupwedeng magsulong ng agenda ni Presidente PBBM na hindi rin magiging dahilan para magkawatak-watak. Mantakin nyo. Tapatan lang dahil naman kay Speaker, eh mukhang nawasak na ang unit team. Anong sabi ni Presidential Special ni SAP, Amy Marcos, super ate ni Presidente? Talagang nagtampo sa kanya si House Speaker dahil kinampihan niya ang mga Duterte. Dahil galit nga si Speaker sa mga Duterte. Ano ibig sabihin yan? Malinaw na nagsimula dun sa hidwaan sa panig na Marcos at Duterte, si House Speaker din. Oh, hindi ba kung ikaw yung mambabatas, iisipin mo na, oo nga no, baka mamaya mayroong ibang tao na karapat-dapat na maging speaker, isang isusulong ang agenda ng presidente, ang kanyang legislative agenda, at isa na hindi sisirain ang mass support ng presidente. Alam naman natin ang mass support ng mga Marcos kasama ng mga Duterte. Eh bakit pag-aawayin? Pag hinati mo yan, hindi ko lang alam kung yung resulta ng presidente ng eleksyon na mas maraming boto si Inday Sara Duterte kaysa kay PBBM ay reflective doon sa suporta sa buong taong bayan. Sa tingin ko ngayon, mas marami pa rin ang suporta ngayon ni Inday Sara. Bakit? Ay nako, sa ayot maniwala ninyo, talagang yung mga rosa, yung mga nagrubredo, Sara, ay supporters pa rin ni Sara. Ibig sabihin, pati doon sa kabilang kampo na Dilawan, eh merong supporters sa Inday Sara, yung mga rosa. So pag pinagsama-sama po yan, bukod pa doon sa mga loyalist ng Duterte, abay, mas malakas po talaga ang puwersa ng Sara Duterte. Ang tanong, bakit naman kinakailangan nga, wika nga ni SAP, Amy Marcos, super ate ni Presidente, bakit kinakailangan pag-awayin ang mga Marcos at Duterte, eh wala naman dahilan para mag-away. Diba? Pati nga yung mga Marites na nagdi-disturb si PIRD, naku, nanggagaling po yan sa mga intrigero na nais masira ang samahan ng Marcos at ng Duterte. So baka panahon na mag-isip ang mga kongresista. Baka meron namang kongresista na kayang isulong ang legislative agenda ni PBBM na hindi magiging dahilan ng pagiging watak-watak. Si GMA ba yan? Hindi ko alam kasi hindi ako ngayon kongresista. Pero kung ako ngayon ang kongresista, at tingin ko, mas nakukonvince ako na dapat bumalik ako sa kongreso para naman magkaroon ng boses ang mga puwersa natin sa kongreso. Mantakin mo, ang mga nangyayari sa kongreso, ni isa wala nagsasalita para kay Inday Sara Duterte, si Claudia lang. Claudia Bautista na nag-privilege speech siya lang. Doon sa impeachment, walang nagsasalita para depensahan ng Inday Sara Duterte. So ngayon, iniisip ko, ano kaya? Bumalik na lang ako ng kongreso. Although, syempre, ambition yun na maging senador. Eh, hindi naman ako na naging mapalad, no? But siguro later on. Pero ngayon, ang tingin ko, dapat paramihin ang hanay natin, mga nagmamahal sa bayan, dyan sa kongreso. At kung ako'y kongresista, sasabihin ko sa inyo, inonominate ko si Gloria Macapagal Arroyo para maging speaker. Dahil napatunayan na niya na talaga naman pong kaya niya isulong ang legislative agenda ni Presidente at hindi siya magiging dahilan para mabiyak ang samahang Marcos at Duterte. Ano sa tingin niyo? Importante ba na ang House Speaker ay siguraduhin na patuloy pa rin ang pagkakaisa ng unit team o baliwala na ba ang samahang Marcos at Duterte? Tignan natin ang inyong mga punto de vista, taong bayan. Okay? Ang ating unang texter, si Kiel Garcia, Spokes, ingat sa kalusugan, ay okay naman po. Kaya po tayo nagpapa-executive check-up. Loretta Hinyosa, sa tingin ko po, separate voting kasi nga po bicameral system po ang kongreso natin. Oy, tapos na po yan. Sinabi na ni PBBM, itigil yan. Gaya ng sinabi niyang, itigil ang impeachment laban kay Inday Sara. Salvacion Bacuñata, attorney, impossible na hindi alam ni PBBM ginawa ni Speaker. Paano nabisto na sila kaya naghanap ng alibi? Good evening, Attorney Harry Roque. Ako naman, I'd like to give PBBM the benefit of the doubt. Na talaga, pag hindi na talaga pwedeng suportahan, alam niyang masasaktan ng kanyang pinsan. Diba ang kwento ni Senate President Zubiri, naging colorful at lively ang kanilang discussion ni Speaker mismo. Bagamat hindi niya sinabi kung ano talaga ang mga nabanggit sa usapan na yan. Pero I could imagine na talaga naninindigan si Speaker dun sa gusto niya na maamendaan ang saligang batas, na bubugin talaga ang Senado. Okay? Loretta Tokita, good evening, Attorney Harry Roque. Hindi po nila kayang i-impeach ang mahal nating VP Sara Duterte dahil taong bayan po ang nagboto, watching from Tokyo, Japan. Alam niyo po, sa Kongreso, kaya nilang impeach. Ang issue, makukonvict ba sa Senado? Pero siyempre, just to embarrass, pwedeng gawin yan. And the speaker, dahil nga hawak niya lahat ng proyekto ng mga kongresista, will have the numbers. Pero si PBBM na rin po nagsabi, tigil yan. E kung ikaw'y kongresista, sinusisindihin mo, presidente o House Speaker? Siyempre, presidente. Kiel Garcia, Spokes, kala ko, under the size of BBM, di kaya dikta ni Lisa. Eh, hindi ko lang po alam kung anong position talaga ni Lam. Mac,
kasi nabunyag ang incentives kaya nagsalita si BBM. Ay talaga naman pong incentives o bilihan, nakakahiya po yun. No? Au Advincula Kahara, nagsalita na kasi si Sen Aimee, kaya sunod na lang si PBBM. Mukhang duda po ako dyan. Vicente Esplana, good PM, attorney, solid DDS, kainta Rizal. Huwag magpabudol, baka tactical lang po ito ng Senado dahil di pa tumitigil ang grupo ni Tambi sa PI nila. Ay, tingin ko po wala nang mangyayari dyan dahil nagsalita na ang presidente. Jean, pero bakit masyado sinasapawan ni Speaker ang Pangulo? Well, hindi po siya nasapawan this time. He was overruled. Yan pong nangyari. The Speaker was overruled in the same way that he was overruled pagdating sa impeachment in Daisara. Morbid Angel, dapat bantayan ng mabuti ang pag-amendahan ng konstitusyon o saligang batas. Mahilig pa sumingit ang Kongreso tulad sa proposed national budget. Kung economic provision lang, dapat hanggang doon lang. Well, sa tingin ko nga... At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggano. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.